nakaraan, the more kakapal yung leaves niya. I mean, yung parang thick, yung magiging thicker yung leaves niya na mataba, and then the more shiny siya pag na expose niya siya sa sun. Hello everyone, welcome back to our channel, Kabayan Amor. So, kumusta po tayo lahat mga kabayan? And thank you po sa mga nanonood ng aking mga previous vlog. Before tayo mag-proceed sa ating vlog for today, so magsa-shoutout lang po muna ako mga kabayan doon sa mga nagko-comment sa aking previous video. So, shoutout po kay Madam Remedios Sahagun or Sahagan. Hello Kabayan Amor, pa-shout out from Dasmariñas, Cavite. So sa lahat ng mga taga Dasmariñas, Cavite, kasali na yung aking ate, Annalisa Brito. So shout out po, shout out ulit kay Madam Remedios Sahagun. So thank you so much Madam Kabayan. Shout out kay Rosario Torero, kay Isa Domain, shout out Emilita Pereira, shout out kay Carl Kiliana, kay Nanit Colonares na laging nandito, nakikita ko. Shout out kay Breath Hurt Blansa. So shout out sa iyo from Ormoc City, ka Charlene Villasis, kay kabayan Farah Bautista, thank you po. And kay Conisaria, shout out din. Madam Ermaline Cadacio. So yan lang po muna ang masya-shout out po today mga kabayan. Now, so for today's vlog is naalala ko may isang nag-comment doon sa isa sa aking mga video, which is yung vlog ko about itong nandito sa ating harapan ngayon na si Aeonium arboreum. So before po mga kabayan, may vlog about sa ating Aeonium. So marami pong varieties ang Aeonium na na-vlog ko doon. So hindi ko sila maisa-isa ngayon kasi focus tayo doon sa request ng isang viewers natin na nag-ask siya kung paano alagaan si Aeonium arboreum. Kabayan, dalawang ori po o dalawang pamamaraan kung paano bubuhayin si Aeonium arboreum. So, pwede siya sa soil and pwede siya sa water. So, yung makikita nyo dito sa aking harapan is meron akong base and meron din akong base dito. And then, meron akong maliit na pot and this one. So, nabanggit ko kanina mga kabayan na dalawang pamamaraan kung paano natin bubuhayin ang ating Aeonium arboreum. Ang una kong isi-share sa inyo kung paano ko binubuhay. Then actually mga kabayan, dalawa ito. Ang base na ito is dalawa siya din. May glass po siya sa ilalim. And then, nandoon sa loob ng bahay kasi naka-indoor siya. And then ito din. Tatlo or apat yung mga Aeonium na naka-indoor sa loob. And then this one po is ito yung nilalagay ko sa altar. Ayan. So first, yung tatalakayin ko or si-share ko sa inyo is yung tubig. So sa arboreum mga kabayan is hindi siya masilan and marami akong tinanim doon sa aking ground garden talaga kasi gusto ko na marami yung, kasi pag once na magpa-flower po ito sila is maganda po siyang tingnan kasi malaki po ang flowers ng ating Aeonium. So anyway, so sa water po tayo mga kabayan. So sa Aeonium is hindi po siya masilan. So, mabubuhay siya sa lupa. So, hindi, pwede din siya itanim nyo sa pot. And hindi po kayo mag-worry kung ma-overwater siya or ma-underwater kasi mabubuhay po talaga siya sa tubig. So, ipapakita ko sa inyo. This one is around 2 months na already. So, ayan po yung ating buhay sa tubig. Nabubuhay lang po siya sa tubig mga kabayan. Ayan po. Kung apat po sila, ayan. Kung nakikita nyo, may mga roots na po siya mga kabayan. Ayan. May mga roots po siya. Ayan. So, hindi po kayo matatakot na ma-overwater siya or malalanta siya dahil sa tubig. So, yan po ang kinabubuhay ng ating Aeonium arboreum. So, nag-change lang ako ng water every time na nauubos na yung water dito sa base. So, saka po sila pinapalitan ng water. And then, pag may mga dry leaves na, is tatanggalin mo lang yung dry leaf.
So, hindi ko pa siya napapalitan, mga kabayan. So, maybe after this vlog is papalitan ko na siya. And then, titingnan din natin ito kasi 2 months na din ito na hindi ko pa siya napalitan ng tubig mula nung nilagay ko. So, may glass po ito. Dalawa po ito, mga kabayan, na doon sa loob. And then, may glass po siya sa ilalim. So, look at that, mga kabayan. Ang dami niya ng mga roots. Ayan, mga roots po yan. And then, yung tubig na nilagay ko dati is hanggang dito. So, now is hanggang dito na lang. And then, ipapalitan ko sila ng tubig mamaya. So, ganun po ang pag-aalaga or isang paraan kung paano natin bubuhayin si Aeonium arboreum. So, like this, mga kabayan, makikita nyo may mga dry leaves siya dyan. So, pwede nyo na lang siyang tanggalin. Madali lang po siyang tanggalin. Yan. Like that. So, maganda po si Aeonium, mga kabayan. So, marami na po siyang root. And then, kung gusto nyo naman din siyang ilipat nyo sa lupa, pwede rin. Walang problema. So, madali lang po siyang mabuhay. And then, this one is to yung ivy. English ivy din na pwede din siya sa water. Ayan, marami na po siyang roots. Ayan. Pwede din po siya sa water, mga kabayan. At maganda din po siya sa indoor. So, marami akong naka-indoor na ivy at saka Aeonium arboreum. So, yan po ang isa sa paraan kung paano natin buhayin si Aeonium, mga kabayan. So, doon po sa nagtatanong sa akin. So, hopefully, makikita mo ang vlog na ito. Ayan. So, ibabalik ko siya sa jar, mga kabayan. So, ayan, water. Kung mga kabayan, is cutting ko po siya. And then, nilalagay ko lang sila doon sa isang sulok. So, marami po ito, mga kabayan. And then, yung mga nilagay ko dito sa base, ito, at saka yung iba doon sa loob is, kasama po sila nito. Kasi, pinang-trim ko sila before January 16 kasi sobrang malago na po sila sa garden. So, pinang-trim ko. And then, yung iba is nilalagay ko sa base. And then, ito, tinabi ko lang doon sa sulok. Ayan. So, hinahayaan ko, walang tubig. Pinatong ko lang sila sa tray na walang soil, walang ano. So, mapapansin nyo, mga kabayan, may roots na din silang tumutubo. Ayan. May roots din silang tumutubo, mga kabayan. Ayan. And then, meron din ditong aerial roots. Ayan. Ayan. So, hindi po mahirap buhayin si Aeonium arboreum. So, parang ordinary na siya sa akin. So, this one is ibang variety ng Aeonium. Ayan. Gusto ko ito eh. Hindi ko siya pinapalit. Medyo may katagalan na rin ito, pero hindi ko siya niriripat sa malaking pots. Ganyan lang po kalit yung pots niya kasi mas nagustuhan ko na yung cuteness niya na ganun. And then, siguro yan lang po ang vlog for today kasi aalis kami, mga kabayan. So, in an hour, aalis kami. And then, ito lang po yung binablog ko. Focus ako doon sa sagot ng isa sa mga viewers natin na nag-a-ask kung paano buhayin si ating Aeonium arboreum. So, first, pwede siya sa soil and pwede din siya sa water. So, pag sa soil naman, mga kabayan, is ganito siya. Sa soil or sa pot. So, pag ganito, mga kabayan, pwede nyo siyang itusok agad-agad. Hindi na siya, no need to air dry, no need to put mga rotting powder, mga cinnamon. Pagka-cut nyo po is pwede nyong itusok agad. So, naghahanap ako ng gunting kasi magka-cut ako para makita nyo and then itusok. So, no need na po siyang air dry. So, pwede nyo siya itusok agad sa lupa. And then, pwede nyong diligan agad or pwede ding hindi. Basta, in short, hindi siya masilan. Matakaw siya sa tubig. And then, mas lalo siyang gusto niya yung sun, yung sunlight. Kasi pag naka-sunlight po siya, mga kabayan, is the more magsashine yung leaves niya and the more kakapal yung leaves niya. I mean, yung parang thick, yung magiging thicker yung leaves niya na mataba. And then, the more shiny siya pag na expose niya siya sa sunlight. So, kahit ito, hindi siya masyadong exposed sa sun kasi naka-indoor, but sumasaga pa rin siya ng bright light from the windowsill. So, yan po ang katangian ng ating this one, ating Aeonium arboreum. So, sobra ito sa ginawa kong putubot nung birthday ko, and then may iba pa na rosette.
So, ipiplex ko dito mamaya. De, hanggang dito lang pinutol ko kasi ginuglo ko sila doon sa aking kutubot. And then, may sobra is nilagay ko lang, pinatong ko lang sa isang pot din na may mga halaman na. So, ipiplex ko dito. And then, check nyo po, may roots na po siya. So, yan po ang ating Aeonium arboreum discussion for this vlog. So, hopefully, nasagot kita, Madam Kabayan. So, hindi ko na kasi na ma-scroll yung name mo. Basta natatandaan ko. Matagal ko na sanang i-vlog yung katanungan mo. Kaso, habisi-bisihan lang po ako. So, now, habang naghihintay ako sa partner ko, so, nagkaka-chance ako na ma-vlog ito. So, hopefully, may idea kayo. Hindi pala siya masyadong masilan alagaan. So, anyway, thanks for watching for this vlog, mga kabayan. And kung bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to subscribe my channel, Kabayan Amor, and visit my Facebook page, which is Kabayan Amor. May palaro ako doon na pinapahulaan ko na i-re-rebel yung sagot on February 14. So, get a chance to win 1,000 pesos, 500 pesos, and 500 pesos, and 500 pesos is. So, visit my Facebook page, Kabayan Amor. So, see you in my next vlog, mga kabayan. Stay safe, stay healthy, God bless, and bye-bye!